Good morning, everyone, or magandang umaga sa inyong lahat. Today, I'm gonna work on my carmoning, my miniature carmoning. So, kanina, naglinis ako doon, rinuloko yata ako ng anak ko. Tinampas ako ng walis, so tinapon ko yung walis. So, ngayon, ang isi-share ko sa inyo is this may tatlo kamuning ititrim ko ito, tanggalan ng mga damo. Still din nalimutan, kaya ito kulang sa abono. Then, kahapon, at last, natapos ko na yung wild lemon. Kaya madali malimot. Wild lemon, so it take me almost dilim na. So, almost night ko na natapos, pero si tinatsugaan kong tapusin or anong tawag doon. Isa kasi, it's almost 1 week na siya. So, yun muna ang ipapakita ko. Then, after that, is ko na ito trabahuin. So, ito ang mga wire na nakuha ko. Ganito, karami. So, at least may magagamit na ko sa isang bonsai materials ko. So, baba muna natin ito. Tingnan ang turntable dito. So, maraming ito na siya. So, dun. So, ang bunga nga na laglag. So, ilan itong lahat. Ang daming bunga na laglag dahil sa paggupit ko. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bali, 12 na piraso na bunga yung laglag. So, ito ang itsura niya na. So, hope maging hinog itong mga bunga. Then, maging magandang tignan. So, try ko ipalapit. So, ito ang bunga na laglag kahapon, yung nagtanggal ako ng dahon. So, ito na ang itsura ng aking kalbo na wild lemon. Ito na ang itsura. So, ito ang harap ko. So, dito ngayon is hindi ako magtatanggal kasi kanina palipat-lipat ako ng lugar. Nag-ano ang ulan dito, pabugso-bugso. So, hopefully hindi ko mabutan. Kasi pag mabutan ang ulan, madali itong camera ko. So, itong kamuning miniature is ito instant bonsai, kahit seedlings pa lang parang bonsai na siya tingnan. Kaya lang
pag bago siyang trim, hindi magandang tingnan. Tapos, sa aking experience lang, pag iwawire mo, mamatay yung sanga. Yung sa akin lang, hindi ko alam sa iba, yung mga expert. So, sa akin, pag iwawire mo, mamamatay. So, kaya ang ginawa ko, gupit na lang, hindi ko na lang iwawire. Like this one here. Pag bago siyang gupit, pangit tingnan. Kasi magbabrown yung ano, yung kung saan ka nagugupit. Then after that, pag mag-produce na na naman siya ng leaves, maganda namang tingnan. So ito ang mga yung sa mga babae or mga ano yun, yung mga wife na mahilig maggawa ng mga bonsai. Itong maganda kasi hindi mahirap alagaan. Maganda siyang ano materials for yung mga maliit-maliit na bonsai. At saka isa ding maganda yung gawing bonsai is yung ano yung peacekill, pero matagal lang matapos. So this miniature kamuning is until now yung price nito hindi bumababa. Mahal pa rin kasi di ito mas basta madali nga i-propagate. Kasi ako nahirapan ako, nagpapagit ako ng 100 pieces dito. 40 lang yata yung nabuhay. So, hanggang okay na siya. May bonsai na tayo naman eh. Yan naman isa. May ano ako, kaibigan akong ano, napanood somewhere in Mindoro. Mga magaganda yung mga bonsai nila doon. No? Kasi yung vlog niya na yung anong paano nagawa ng bonsai, ang sakripisyo, yun ang nasa ano niya. So if ever, nalimutan ko yung ano yung pangalan ng ano account niya. So if ever, search na lang ninyo, gusto nyo makita yung paano niya ginagawa yung mga bonsai. Ang ganda yung mga bonsai niya. Search mo lang yung ano bonsaiista from Mindoro. So ilang araw na ako na hindi nakatrabaho na akong bonsai dahil laging malakas ang ulan dito. Ngayon, mag-aambon na naman ang ulan naman dito mamaya. Ito, oh, hindi ko pa natrabaho. Sampalok. Yan na, forma na siya na maliit na bonsai. Tawag natin ito bonsai-bonsai. So, parang umuulan na. So, hindi na lang ako magtatagal. So, instead na magtatrabaho pa ako ng ibang mga bonsai materials ko dito, like Argao, Taiwan, Tugas Plato. So, ito lang muna. Yan, nagpatak ko rin ulan. So, ito lang muna ang ma-share ko sa inyo for this day. Hopefully, may makuha kayo ng ano, like it called aral about what I'm doing every day and my life in the Philippines. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Bye-bye. Nanapod. Ino kayang ulan. Ayan. Ayan o. Oh. Tatapos ko lang na gawa ng video. Umulan na kagad. So, hindi ko natapos. Nagalit siguro yung wali sa akin kaya umulan kasi tinapon ko. So again, maraming salamat again. Bye-bye.